Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Now I know kung bakit ayaw umattend nitong si Sara Duterte diyan po sa naging sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lahat ng legasiya ng kanyang tatay na si Rodrigo Duterte sa plak sa talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakaganda po nung naging talumpati, ano? Sinimula ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa hinaing po ng taong bayan, syempre sa presyo ng bilihin. Pero ang pinaka napakaganda sa napakinggan po natin sa huling bahagi ng kanyang talumpati ay tatahi-tahimik lang ang ating Pangulo. Ano, akala natin wala siyang pakialam tungkol sa issue ng Pogo. Kasi marami nang nagre-react dyan. May mga kapwa pa nga tayo sumusuporta kay Pangulo. Pero I do not know kung sila po talaga ay solid PBBM supporter o loyalista na nagsasabi na kapag ka hindi daw po tumugon si Pangulong Bongbong Marcos sa Pogo, ay mawawala po yung tiwala nila kay PBBM. Pero mukhang nagkamali sila sapagkat dapat manatili yung kanilang suporta. Announcement ng ating Pangulo, effective today, permanently ban na po ang Pogo. Pero syempre may transition period yan. At magsisimula yan Thursday of next year. Dahil nga yung mga Pogo na nakakuha na po ng lisensya, patuloy lamang po mag-ooperate yan until the end of the year. At inutasan din po ng ating Pangulo ang iba pong departamento sa ilalim ng ehekutibo, katulad po ng DOLE, na tingnan po yung mga madi-displaced na workers ng mga Pilipino at mabigyan po sila ng hanap buhay. Dahil napakarami po nila mga tol, 100,000 po sila mahigit. Ganun pa man, yan ay balancing act na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at mas mabigat, mas matimbang po sa kanya ang kapakanan ng maraming mga Pilipino, higit sa lahat ang ating national security. Kaya pinapasalamatan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtataguyod ng kung ano ang tama at dapat. Pakinggan po natin ang mga bahagi ng talumpati na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po ganito yung titulo natin sa ating thumbnail. Duterte at Roque, iiyak na! Bawal na ang Pogo! Kasi alam niyo mga tol, sa panahon ni Rodrigo Duterte, ito yung heyday. Particular noong 2019, yung mga Pogo talagang lubos na naging successful sa kanilang operasyon ng parabang wala man lang inaantala o inaalala rather na o isipin na sila po ay mapoperwisyo ng law enforcement action. Kasi parang nung mga panahong iyon, untouchable sila. Parang meron silang some kind of impunity na lahat na lamang ng gawin nila ay hindi po sila mapapanagot sa batas. Pero tapos na po ang inyong mga maliligayang araw. Wala nang executive assistant. Natitira sa Lucky South 99. Ah, anak ng teting na yan. Salamat. Ban na po ang Pogo. At malamang sa malamang, yung pinakamalaking Pogo operation dyan po sa Cavite, matitigil na din po yan mga tol. Kasi Pangulo na po ang nagsalita. Polisiya na po yan. Kaya pakinggan po natin ang mga katagang binanggit po dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yun mga tol. Oh. Sandali lamang at iayos natin yung audio parang mas malinaw po sa inyo. Okay na pala. Tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Hay, salamat. Hindi bingi ang ating Pangulo. No? Marami yung kume-question sa kanya dyan eh. No? Bakit hindi daw po siya nagsasalita pero meron palang eksplosibong gagawin si Pangulong Bongbong Marcos. I do not expect na dito po sa zona niya ihahayag ang pulisiya na yan. At ano po yan? Patuloy po natin pakinggan si PBBM. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured in illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan na itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Yon! Hari Roque! Hari Roque! Iiyak ka na! Iiyak na ba si Hari Roque?
Ah? Paano yan, Harry Roque? Paano na yung executive assistant mo? Ano nang mangyayari? Paano pa kayo makakahingi ng inyong pondo para pumunta sa ibang bansa? Ay, nako! Harry Roque! Harry Roque! Oh, mga DDSits, tapos na rin ang maliligayang araw ninyo. Alam ninyo, may mga nakakalap kasi tayong chismis eh, na ang mga illegal na pogo na ito, sabi-sabi lang naman ito, wala naman tayong babanggiting individual kung sino yung binibigyan, eh nakakakuha daw po ng pondo dito ang mga DDSits. Pero ininyo, para lamang ilahad sa harapan ng publiko ang deepfake video nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos, itinaon pa. Sa panahon ng sauna ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpunta pa sa ibang bansa. Sinong matinong tao, mga tol? Sinong matinong tao ang gagastos ng libo-libo para lamang sa politika? Hindi ka matinong tao kapag gumastos ka ng libo-libo, daang libo, milyones para lamang sa politika. Maliban na lamang kung yung sinusuportahan mo ay talagang magtataguyod ng ikabubuti sa bansa. Eh hindi eh. Ang ginagawa ng mga maisog na ito pupunta sa iba't ibang panig ng mundo at doon magkakalat ng kahihiyan para sa mga Pilipino. Biruin ninyo itong si Harry Roque pumunta pa ng Estados Unidos, kahapon nasa Canada, tapos doon ipapalabas yung kasinungalingan nila, yung deepfake video nila. At kaugnay niyan, humanda kayo ngayon sapagkat nag-utos ang ating butihing sekretary ng ating Interior and Local Government na si Benhur Abalos na paiimbestigahan kayo, and we are hoping na ang Department of Justice paimbestigahan din kayo sa National Bureau of Investigation. Kasi ang SILB, eto pong si Secretary Benhur Abalos, very disappointed dito sa mga ginagawa ng mga DDSits. Saka by the way, kayong mga walang hiyang DDSits kayo, akala ko ba maisog kayo? Bakit kanya-kanya kayong delete ngayon ng mga post ninyo? Akala nyo naman makakaiwas kayo. Salamat sa mga nag-screenshot at patuloy pong nag-i-screenshot sa atin, ha? Sapagkat bago natin pakinggan yang sasabihin dyan ni Secretary Benhur Abalos at bago natin ipagpatuloy yung pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po ng permanently banning sa Pogo, ay ito po ang mga... Sino yung buisit na kumakain na yun? Pakuno, eh akala mo napakasimple lamang. Si Duterte ba yun? Nakita ko sa... Oh, ito ha. Oh. Kanya-kanya kayong delete ngayon. Palibasa, sinambit ng ating Secretary of Interior and Local Government at DND na pagkakakasuhan kayo. Oh, ito. Merong nagdi-delete ng mga video ngayon. I do not know itong si Harry Roque kung nag-delete na. Oh, yan ha. Kanya-kanyang delete sila ngayon, mga tol. Tingnan nyo na lamang po yung timeline natin sa aking Facebook profile. Makikita nyo dyan yung mga walang hiyang tao na nagpakalat po ng fake news. Kanina, tinalakay po natin yung mga posibilidad na maaaring ikaso sa mga walang hiyang tao na ito. Ganun pa man, balikan muna natin ang pahayag dito ni Secretary Benhur Abalos, mga tol. Mahina yung audio, pero simple lang naman. Hindi naniniwala si Secretary Benhur Abalos sa kanyang pagkakakilala sa ating Pangulo base sa physical features nito na yung pinalabas nilang peking video na yon ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ang basihan, yung mga physical na karakteristik, particular sa tenga, magkaibang magkaiba. Pero siyempre, alam naman natin mga tol na yan ay maaaring deepfake. Kaya ngayon nahamon po natin itong mga walang iyang DDSits na ito eh. Na kung talagang kaya nilang patunayan, i-delete ko tong channel ko. Lahat ng channels ko from Top 1 Alpha to Top 1 Delta sa YouTube at Facebook, i-delete ko. Bibigyan ko pa kayo ng 50,000 pesos. Provided na kayo'y makapagbibigay ng authenticated video. Ah. Pag sinabing authenticated, dapat merong papatotoo ng mismong taong kumuha nito at mula rin po sa authentication process na ginawa po ng isang authorized agency. Hindi man dito sa Pilipinas, kung gusto nyo maging fair, pumunta kayo ng Australia, Canada, US, doon kayo magpa-authenticate ng video na yan at patunayan ninyo sa harapan ng publiko
Pag nagawa niyan, i-delete ko itong channel ko na ito. Ngayon, balikan natin ang talumpati ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasi ito talaga yung pinaka-issue ngayon, Pogo eh. Alam po ninyo, samut-saring problema ang ginawa po ng Duterte administration dahil po sa Pogo na ito. Sabi nga po nitong si Senador Riza Ontiveros, dahil po sa de facto policy nitong si Rodrigo Duterte, naglipa na ang Pogo dito sa Pilipinas. At ang pinakamasaklap dito, mga multi-billionaire ang mga nasa likod nito, na mga nasa likod ng mga sindikato. At ang pinakamasaklap pa, parang nagiging bahagi na ang gobyerno nung mga panahong iyon ng mga illegal na ito. Biruin ninyo, samut-saring mga impormasyon ngayon ang nalalaman po natin na yung mismong Presidential Advisor for Economic Affairs ni Rodrigo Duterte ay involved di umano dito po sa Pogo, sa drugs, at sa iba pang mga illegal activities sa ating bansa. Wala iba tayong tinutukoy kung hindi yung nagtatago ngayon o ayaw umattend sa House hearing na si Michael Young. Yan naman ay mga impormasyon lang na kaalap po natin sa balita at syempre from the House of Representatives. Kaya kung hindi totoo yan, bakit ayaw niyang umattend sa Kongreso? Kaya ngayon meron na siyang order of arrest at hopefully, ewan ko kung mangyayari yon, pero perhaps wala na kasi rito sa Pilipinas yan, kaya baka di na mangyari. Ngayon, itong Pogo na ito, isa sa mga infamous cases nito ay itong si Alice Goo. Si Alice Goo na sa ating kaalaman ay napatunayan ng NBI na Goo-Wapping pala ang tunay na pangalan. At ang minasaklap dyan mga tol, si Goo-Wapping, nakipagkita pa ito kay Rodrigo Duterte sa mismong bahay niya. Anong meron? No, ganun ba kalakas si Goo-Wapping? Parang isang pangulo ay mapuntahan niya sa bahay nito at makasalamuhan ng ganun-ganun na lamang. Ngayon, itong si Goo-Wapping nagdadahilan. Sobrang stress niya daw at haharapin niya na lang daw po sa proper forum yung mga ibinabatong alegasyon sa kanya. Pero siya po ay hindi na makita sa kasalukuyan. Pinaghahanap po siya partikular ng ating Senado. Ang Sergeant at Arms po ng ating Senate of the Philippines ay ipinatupad yung order of arrest. Kaso lang hindi po siya nakita o natagpuan doon po sa last known address niya doon po sa Bamban, Tarlac. Kaya sa ngayon, hindi po malaman kung nasaan po ito. Pero ang mahalaga ngayon, magpapatuloy naman yung mga proseso na yan sa House of Representatives, sa Senate of the Philippines, sa Ombudsman, at probably pag umakit po yung isinampang reklamo from the Department of Justice to sa korte. Lahat yan gagana. Pero ang pinakamahalaga, tinuldo ka na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pogo dito sa bansa. At dagok ito sa mga DD seats, lalong-lalo na sa mga Duterte. Kasi legacy yan eh, na mga Duterte, ang Pogo. Pakinggan natin muli si Pangulong Bongbong Marcos. Captain Frank, maraming salamat ha, Captain Frank. Effective today, yon. All Pogos are banned. Hari Roque, Hari Roque, ano na gagawin mo? Iyak ka na lang, Hari Roque, ha? Anak ka ng teteng ka, buti nga sa inyo. Masyado niyong minamaliit ang pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ang sinasabing simple pero rock. Hindi porkit maayos magsalita si Pangulong Bongbong Marcos, hindi porkit pasensyoso siya, hindi porkit nakikita natin siya na nagagalit, mahina siya. Tingnan nyo naman, ginulantang ang lahat, even ang oposisyon na lehitimo. Ginulantang ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila in-expect yan eh. Nobody expect na itong pahayag na yan ni Pangulong Bongbong Marcos ay kanyang babanggitin sa SONA. Itong impormasyon na ito ay kanyang babanggitin sa SONA. Ito kasi yung sinasabi natin dito mga tol na napakinggan naman natin lahat mahigit sa isang oras. Almost 90 minutes yata yung naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakalatag doon ang napakaraming ginawa
ng ating Pangulong Bongbong Marcos at yung gagawin pa. At iyon ang pag-ban sa Pogo. Tuloy natin. Diba? Hari Roque. Diba? Pati yung basher ni Pangulong Bongbong Marcos from time to time. Yung mga akbayan party list ba yan? Itong makabayan block, si Raul Manuel, Sir Raul Manuel. Ah, si House of Representatives. Hindi, Congressman Raul Manuel. Kasi pagka Sir Raul Manuel, ang samapakinggan si Raulo eh, no? O, biruin mo, pumapalakpak ko. Palakpakan sila. Pati si Arlene Brosas, palakpakan. Pati si, sino itong isa? Yung na-convict, si Franz Castro, palakpakan. Ay, nako, kasi yan ang tama. Ha? Dito makikita natin ngayon, mga tol, ang mga lehitimo talagang oposisyon. Salamat, Trinity, sa iyo pong super sticker. Salamat sa inyo lahat. Kasi hindi nyo kami iniiwan, mga tol. Kaming mga vlogger. At dahil po dyan, kasi ito, mga tol, ito yung damdamin ng taong bayan ngayon, eh. Majority ng Pilipino, eh. Alam niyo ang gusto talaga ay permanently ban ng Pogo. Pero siyempre bumabalansi tayo nung nakaraan at hindi nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos. May mga nagalit pa nga sa akin eh na sinasabi nila, salawahan ka, wala kang paninindigan. Eh wala akong magagawa. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sinusuportahan ko, di naman po kayo. Salamat at nandito po kayo at sinusuportahan niyo ako. Pero kaya kayo nandirito kasi sinusuportahan niyo si Pangulong Bongbong Marcos, eh hindi nagsasalita si Pangulo tungkol sa Pogo. Alangan namang pangunahan ko siya. Sino ba si Top 1 para pangunahan ang sinusuportahan niyang Pangulo ng Pilipinas? Eh ngayon, napakinggan natin, ha? Permanently ban ng Pogo. Kaya kayong mga didishits, lalong-lalo na yung mga nangangarap na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos, tingnan natin kung saan kayo maghahanap ng pondo ngayon. Ako, naniniwala ako. Wala naman akong babanggiting grupo at individual kung hindi mga DD sheets lamang na kayo pinupondohan kayo ng Pogo. Sige, mag-react guilty. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Bakit? Sino-sino ba yung mga DD sheets? Uulitin ko, ang mga DD sheets pinupondohan ng Pogo. Avian Bell, salamat po dyan. Pakinggan natin patuloy si Pangulong Bongbong Marcos. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Yan ang Pangulo. Iniisip kung ano ang mangyayari. Alam niyo, maganda rin yung banat dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Simple pero rock. In a separate live streaming, tatalakayin natin yun. Pero banggitin ko lang. Tungkol sa war on drugs. Ano yung ginamit na termino ni Pangulong Bongbong Marcos? No extermination yet. Extermination. I-correct nyo nga ako mga tol kung tama yung pagkakatanda ko doon sa terminong ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa panahon ni Rodrigo Duterte, patay dito, patay doon. Pag-usapan natin yan in a separate live streaming. Focus muna tayo dito sa Pogo. Pakinggan natin patuloy si PBBM. Iniisip niya kung ano yung maaaring mangyari. Sabi ng PAGCOR, nasa 200,000 mga Pilipino ang mawawala ng hanap buhay kapag binan ang Pogo. At alam yon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, inuutusan niya ang Department of Labor and Employment na gawin ang lahat ng makakaya nito para yung mga mawawalan po ng hanap buhay ay hindi po matanggalan talaga ng hanap buhay ng pangmatagalan. Kailangan solusyonan po iyan ng DOLE at kayang-kayang gawa ng paraan ng DOLE. Naniniwala ako. Dahil utos eh, ni Pangulong Bongbong Marcos. Otherwise, kung yung sekretary ng DOLE ay hindi magagawa ng paraan yan, eh better for him to resign from his post. Pero syempre, hindi pa naman natin nakikita yon.
ako'y naniniwala na kaya siya pinagkatiwalaan diyan ng ating Pangulo ay meron siyang kakayahan na sundin ang inuutos po ni Pangulong Bongbong Marcos. Fireball, salamat ha. This will solve many of the problems that we are encountering. It will solve many of the problems that we have been encountering, but it will not solve all of them. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not... Nakukuha ninyo? Kaya yung mga nagsasabi dyan na, tingnan nyo yung gigil ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakikita niya talaga na mali ang nangyayari. Lalong-lalo na sa mga nagsasabi na huwag pag-usapan partikular ang mga Duterte. Mali po kayo dun eh. Huh? I'm sorry to say that. Ito pong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito, yan po ang halimbawa na hindi tayo pwedeng manahimik lamang kapag may nakikita tayong mali. Na hindi tayo pwedeng manahimik lamang at hindi banggitin yung mga tao na yan na alam naman natin na gumagawa ng kawalanghian sa gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin sila pinapasikat. Inihahayag lang natin yung katotohanan na dapat malaman ng lahat ng mga Pilipino ang mga kawalanghian nila. Kasi pag tayo po'y nanahimik, para po nating hinayaan ang mga kaguguhan nila na maglipa na sa ating lipunan. Kaya wag po natin gagawin yun. Diba lagi natin sinasabi sa programa natin yung quotes nitong si Edmund Burke? Ang kaparaanan para ang mga masasama ay manaig ay kapag ka ang mga mabubuting tao ay wala pong ginagawa. Huwag nating pahintulutan na yung mga masasamang tao na yan patuloy lamang gumagawa, patuloy nagsasalita nang hindi po tayo kumikilos o nagsasalita laban sa mga kasinungalingan nila. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos dito po sa mga sinasabi niya. Salamat, Valentino Magbitang Burlongan. Ha? Not a good man. He is not a good man who without a protest allows wrong to be committed in his name. Di ba? Nakukuha niyo yung gusto sabihin ni Pangulo dyan? Huwag mo sabihin na ikaw ay mabuti kapag hinahayaan mo na ang mga walang hiya patuloy lamang na nagsasalita sa harapan ng publiko. Ito ha, ilustrasyon ko na lamang ito. Kasi ganun yung nangyayari. May mga nagsasabi, hindi ko alam kung talagang kapanalig natin sila. Huwag niyong pag-usapan si Sara Duterte. Kasi lalo niyo lamang pinapasikat. Pwede ba natin hindi pag-usapan si Sara Duterte partikular nung nagpahayag ito ng designated survivor, inappoint niya ang kanyang sarili? Dapat pag-usapan natin yon para mabuksan ang kaisipan ng mga kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na yung mga hindi po aware sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Tumbukin natin yung mga bagay-bagay na dapat natin tumbukin. Pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na dapat natin iminumulat sa ating mga kababayang Pilipino. Huwag tayong manatiling tahimik dahil iniisip natin na makakasama ito, na pag-uusapan natin siya, sisikat siya, huwag ganoon. Gawin natin kung ano yung nararapat at yon ang maging boses. Kasi ang Pangulo, wala nang panahon sa mga bayang-bangayang ito, particular sa social media. Sinisiraan ang sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin nyo, magsasalita pa siya para sagutin ang mga issue na yan, katulad ng issue ni Glenn Chong ngayon. Sabi ni Glenn Chong, sa kanyang Facebook post, nakita ko lamang sa isang shared post ng ating kapwa PBBM supporter, kine-question niya si Secretary Benhur Abalos at Secretary Gilbert Chudoro, Gibo Chudoro, na bakit daw siya ang nagtatanggol, sila ang nagtatanggol kay PBBM
Bagkus daw si PBBM daw dapat ang sumagot sa mga issue na binabato nila. Sino kayo? Lalong-lalo na ikaw, Glenn Chong, sino ka para patulan ni Pangulong Bongbong Marcos? Sapat na nga dapat kami mga vlogger eh. Pero salamat at pinagtanggol ni Pangulo ay ni Secretary Gibo at Secretary Benhur agad-agaran ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung kami lamang, lalo akong masusunod, hindi ka na nga dapat patulan dapat ng mga sekretary na yan kasi hindi kayo magkalibel. Although pare-parehas kayong abogado, pero ang pagkatao ninyo, hindi magkalibel. Maaaring kalibel ka na lang namin ngayon, Glenn Chong. Kalibel ka namin mga vlogger. Ha? Pero yung level nila Secretary Benhur, Secretary Gibo, hindi, napakataas nila kumpara sa iyo eh. Ganun pa man, nagpapasalamat tayo kay Secretary Benhur at kay Secretary Gibo dahil agad-agaran silang umaksyon at sana yung aksyon na yan, yung mga sinasabi nila, mauwi talaga sa pagkakaso sa mga taong nagpapakalat ng kasiraan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo yung pinapakalat nilang deepfake video, hindi po maganda yon. Ha? Hindi po si PBBM ang sinisira nila. Ang sinisira nila, tayong mga Pilipino bilang bansa at bilang lahing Pilipino. Hindi nyo ba naiisip yon? Tapos kayong mga didishit, suporta kayo ng suporta sa mga kawalanghian na yan na pinapakalat nila sa lipunan sa ngayon. Tapos ngayon na nahayag ang kanilang mga kagaguhan, ang kanilang mga kawalanghian at kasinungalingan, kanya-kanya silang delete ng kanilang mga shared post. Ito kasi yung mga tao, mga tol, na hindi nag-iisip ng kung ano ang tama at dapat. Meron pa nga dyan isa, graduate ng abugas siya, pero hindi nag-iisip ng tama. Alam mo, pangalanan kita, itong Joey De Vivere, sabi nila, tapos daw ito ng abugas siya pero hindi makapasa-pasa sa bar examination. Ngunit kung magpakalat ito ng maling impormasyon, parang hindi nakapag-aral ng abugas siya. O, anihin ninyo ha, yung inyong mga itinanim at sana makasuhan kayo para yung pagkakataon mong maging abugada, kung sakasakali man na makapasa ka, mawala na. Pero ako, hindi ako naniniwala na ikaw ipapasa eh. Kasi sa ginagawa mo araw-araw, sa mga nakakarating sa aking post, hindi ko naman yan sinusundan. Salamat sa mga friends natin sa Facebook na nagsesend sa akin ng mga screenshot ng mga post ng mga yan, eh nakikita ko doon kung gaano ka kabobo pagdating sa batas. Pero imo ako, hindi ako nakapag-aral ng abugasya. Eh baka kung pag-uusapan lamang ay isang aspeto ng pinag-aralan mo, partikulang criminal law and jurisprudence, hindi ka manalo sa akin, hindi sa nagyayabang ako mga tol. Ha? O yabangan ko na kayo. Yayabangan ko na kayo. Hindi mananalo sa akin yung Joey De Vivere na yan kung ang pag-uusapan, criminal law and jurisprudence. Tawagin nyo siya. Sensya na, nagyabang lang ako. Ha? Salamat, Gracia Pantasia. O, pakinggan natin patuloy si Pangulong Bongbong Marcos. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Yun. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Diba? No? Nakukuha niyo yun? Kaya huwag tayong mananahimik mga tol, nasa demokrasya tayong bansa. Pagka may nakikita tayong masama, labanan natin ito sa pamamagitan ng pagpapahayag. Gamitin natin ang kalayaan po natin sa pagpapahayag sa harapan ng publiko. Pero siyempre, kailangan natin irespeto ang batas. Kung meron tayong mga saloobin na dapat ipahayag sa publiko, dapat naaayon ito sa batas. At yung ginagawa natin ng pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos, naaayon yun sa batas. At kung sa tingin nitong si Joey De Vivere ay naiinsulto ko ang kanyang pagkatao, edi idemanda niya ako, ganun kasimple yon. Kung si, sa tingin nitong si Harry Roque, nalalapastangan ko ang kanyang karapatan, edi idemanda niya ako, ganun kasimple yon. Pero naniniwala ako na ang ginagawa natin ngayon, parte po iyan ng tama at dapat. Tama kasi tayo sumusunod nang wala po tayong nilalabag na batas. Sumusunod tayo sa karapatan natin, sa malayang pamamahayag, at wala tayong nilalabag na batas. Dapat. Bakit dapat? Kasi hindi natin dapat hayaan itong mga tao na ito na sila yung maingay sa social media tapos tayo'y walang gagawin. Hindi natin i-contradict or ipabubulaanan kung anuman yung mga sinasabi nilang kasinungalingan. Nabilaukan ako bigla. Ah. Salamat sa nakaalala. O, tuloy natin muna ang pakikinig kay PBBM. Lagi po natin
Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipino. Yon ang makatotohanan. Lagi nating mahalin ang Pilipinas. Lagi nating mahalin ang mga Pilipino. Pero kung sasabihin mo, mahalin natin ang Pilipinas, katulad ng Vice Presidente, laging nagsasabi, mahalin natin ang Pilipinas, pero ipinagkakanulo naman ang kanyang pamilya at nosesya sa issue sa West Philippine Sea, huwag tayong maniniwala doon. Sasabihin ng mga DD sheets, mahalin natin ang Pilipinas, pero sinisiraan nila ang binigay na mandato ng taong bayan para sa ating Pangulo. Paano mo masasabing mamahalin mo ang Pilipinas kung yung gobyerno nito ninanais mong masira, bumagsak? Kalokohan yun. Ang dami natin pwedeng pag-usapan sa talumpati ng ating Pangulo, pero sa ibang pagkakataon, pag-usapan natin yan, katulad ng West Philippine Sea, mga issue sa kriminalidad, korupsyon, presyo ng bilihin, edukasyon, napakarami. 90 minutes ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi ako nagkakamali, and muli natin yung pag-usapan sa ibang pagkakataon. But bago tayo maghiwa-hiwalay mga tol, nagpapasalamat akong muli sa, ang dami po natin ngayon, no? Umabot tayo ng 5,000 plus mula po sa Facebook and YouTube. Parang record-breaking ngayong taon na ito, no? Kasi sa YouTube, ang pinakamaraming manonood ko ay umabot ng 7,000 panahon ng halalan. Pero ngayon, umabot tayo ng 5,000 plus kanina dito sa YouTube. Ibig sabihin, natutuwa ang tao. Higit sa lahat, yung pag-ban ni Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko yun yung nag-bind sa atin ngayon na magkasama-sama sa panonood dito. Kasi tingin ko, kahit mga dilaw, kahit mga pink, natuwa sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na i-permanently ban ito pong Pogo.